guys, it's me again, Lucky Spark. And for today's vlog guys, ay bibisitahin natin yung mga ubas ng ating mga buyers dito po sa Hinatungan, Silago, Southern Leyte. Pero bago tayo magsisimula sa ating vlog na yan, ay papasilip ko muna sa inyo yung update ng aking katawba na almost nalapit na ang mahinog. So ha, samahan niyo po ako sa... So ito po na yard na ito ay gagawin nating vineyard po. So ito transform natin yan. At i-invest ko po yung pira ko, gagawin ko po yung permanent na trellis system. So bibili po tayo ng maraming variety like Brazilian, Cardinal, at Baikonur, Everest at iba-iba pang uri ng mga ubas. So ito po yung update. So yung ginawa ko po sa aking ubas ay nilagyan ko po siya ng cover. So nakikita nyo naman, sa nakikita nyo po sa aking ubas ay nilalagyan ko po ito ng cover. Protection po ito sa ulan at sa mga ibon. So, plastic lang po cellophane at nilagyan ko ng butas sa ilalim para hindi po magkaroon ng moist. So, ito po, malapit na mahinog. At ito naman yung testing na bunga. So, dito kami nagtitest kung ano ng lasa, sa kung ilang days na siya, at anong lasa siya. So, malapit na tumaubos, kakatikim namin. So, yung pinakahuli naming tikim niyan is yung dark na siya. Tapos, nung tinikman ng isa kong kapatid, sabi niya matamis na daw, katulad daw ng mga tinitindang grapes sa mga mall. Pero yung natikman ko naman is medyo maasim, like hinog ng bunga ng santol. So, ganyan po talaga yung natural taste ng katawba. May matamis at may lasang pagkasantol naman yung hinog. So, lesson number one po, pag mayroon ng bulaklak or bunga, o kahit pag maintenance sa ating mga ubas, huwag po kayong mag-spray ng detergent at may halong mga anong chemical. Kung gusto nyo po na ano, mag-research po kayo ng mga organic insecticides po. Kasi yung ginawa ko, naglagay ako ng detergent, yung nangyari, naubos yung mga 8 clusters. Malalaki pa naman yun. Ganito yung clusters na namatay. So ipakita nyo po. So ito, so namatay siya dahil sa detergent. Kaya nagsisi din ako kung bakit ko yung ginawa. So at least meron kayong natutunan na huwag kayong mag-spray ng detergent. Masisira yung dahon, pati yung mga bulaklak ng ating mga ubas. So ito naman makikita nyo, yung cluster niya, medyo nag-dry out po siya. So parang naging ano siya, so natanggal siya guys, so titikman din natin to, natanggal siya from sa kanyang cluster. So parang naging ano siya, resins. So titikman natin kung ano talaga yung tamis niya. I hope matamis to or baka maasim, kasi nga katawba yung variety natin. Matamis siya guys. Matamis siya. So, ganyan pala yung hinog ng katawba. Dapat yung talagang patagalin. So, after, once mag-variation na po yung mga bunga natin, so yung tinatawag natin na variation, or ano yung pagkabigkas niyan, yan po yung transition from green color to red color to purple dark. So, yan po yung variation na period ng ating ubas. At wag na po kayong magdilig niyan. So, yung unang variation period po, lagyan nyo po ng potash para po pampatamis ng ating mga ubas na katawba. Potash at diligan nyo ng isa. And after niyan, hayaan nyo na po yan after 30 days at mahinog yan, then harvest na po. Then pruning ulit. So, nakikita nyo naman, tumatapis na pala yung aking mga grapes dito. Natutuwa po ako sa resulta. Kasi after a week po, bago last ko natikman ito. So, may improvement naman po sa lasa. At tuwa po ako talaga na matamis po. Ito naman, may kakaroon siyang dark, apat o dati, tinitikman natin, may maasim at merong hindi. So, ganoon talaga pag hindi pa siya fully hinog kasi mga 15 days pa yon. So, isa din dapat na matutunan nyo na kapag meron kayong mga bunga na, ay mag-testing lang po kayo ng isang clusters kung saan nyo titikman, kung anong days at anong kulay na po ng ubas nyo. Para matikman nyo kung anong lasa niya sa ganyang oras po. So yun lamang po ang update sa ating ubas dito sa ating bahay at pupuntahan na natin yung mga ubas ng aking mga buyers which is also a katawba. So same lang po dito. And then next naman after harvest nito, after harvest vlog dito ay maggagawa din po ako ng mas magandang vlog about sa pruning ko or kung paano pabungahin or paano talaga i-train yung ating mga ubas. So yun po, gagawa tayo ng vlog kung paano ito i-prune, paano ito i-train ulit after harvest. Para naman after 3 months, pwede natin ulit siyang kabungahin. At i-update ko po talaga kayo, lalo na sa pag-transform ng aming bahay into a vineyard garden. So, yun lamang po. At tara, samahan niyo po ako. Napuntahan natin yung ating mga buyers. So, dito na po tayo guys sa isang buyer natin ng ubas. At titingnan natin kung ano yung ginawa niya. From trellis po, from kung paano niya inalagaan po yung kanyang ubas.
So yung variety na ibininta natin sa kanya is Catawba variety. So yung hinog niya is taste like santulpo yung hinog. So para sa mga nito po. So sa makikita nyo po, ito po ay temporary po na trellis system na ginawa niya. So yung in-apply niya is kawayan lang po at nylon yung kakataya ng mga tanim niya. So ganito po yung ano niya, nasa daanan po niya yung trellis na dinisign niya. So makikita nyo, ito na po yung ubas niya. At kapag tingin po natin, isang punuan lang po ito at matataba na po yung mga sanga niya. After harvest po, ika-cut po ito at pwede na po itanim po yan lahat. So titingnan natin yung mga bunga ng kanyang ubas dito. So ito po. Kaabot. So ito yung mga bunga ng kanyang ubas. So marami po yan. Nandito pa. So madami ditong banda. Sa banda dito, so mga more than 20 ata na clusters yung na-produce na bunga ng grapes niya. So mayroon pa. Nandun pa sa taas. Tingnan nyo. So yung ubas niya po ay humaba po dahil mataas po yung trellis niya. So nakikita nyo hanggang doon po yung trellis ay nandun pa rin. At mahaba na siya. So may mga bunga din doon sa taas. So yun. So ito po makikita nyo nandun din po. So sobrang haba na po ng kanyang ubas. So mga 8 months plus na po ito yung halaman niya. Kaya makikita nyo naman matataba at malulusog po yung mga dahon ng kanyang ubas. So yun lamang po ito sa ating unang buyer po. At yun po yung update niya. Kapag pabunga na po siya after 8 months po sa kanyang Catawba grapes. So punta naman natin yung isa nating buyer po. Okay, so dito naman po tayo sa pangalawang buyer natin ng ubas. Same lang po, Catawba variety. Then by next month po ay i-introduce naman natin yung Brazilian variety na ubas. So ito po, ganito po yung style nila ng pagpapanatin ng ubas. Kita niyo po, maraming clusters ang kanilang grapes. So mga more than 8 po yung na-produce niya. So ito, kitang-kita niyo naman. Ito po. So dalawang puno po ito ng ubas. So mayroong mga maliliit na clusters at meron ding malalaki po. So ito po, tingnan nyo. So lalaki pa po ito kasi mga mag-iisang buwan pa lang ata ito yung mga bunga niya since pagka-pruning. So yung ginawa kong pruning nito ay binasi natin sa cane pruning po. So ito yung pinaka main branch niya. So nakikita nyo naman, ito yung main branch. After ng main branch ay mag-produce siya ng primary stem. So yung primary stem ay kakat natin yan nung pag-tray natin at magpo-produce siya ng secondary stem. So nakikita nyo, ito yung mga secondary stem na nakikita nyo like gaya nito kung saan may bunga. So yan po yung mga secondary stem. So bali yung secondary stem, sila yung mga fruiting cane. So nandun yung mga buds na may mga bulaklak at bunga. So pag-cut natin sa secondary stem, so ito na po yung kalabasan. So may mga bunga na po ang ubas nila. So hintayin lang po ng mga 120 days bago yan mahinog. Yun lamang po sa vlog na ito. Tapos na po nating bisitahin ng ating mga buyers. So may mga ibang buyers na po tayo pero malayo po dito sa aming lugar.
at hindi ko po mabisita kasi nga po naka-GCQ pa tayo. So hoping po matapos na itong COVID para po maka-vlog po tayo sa iba't ibang mga vineyard dito sa Southern Leyte. At sa mga bago pala sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-click yung like button ng video na ito. Maraming salamat guys at bye-bye!